Sa iba pa ring tampok na balita, ipinresinta ng Philippine National Police ang 5 suspects sa pagpatay kay dating Congressman Attorney Edgar Mendoza at 2 kasamahan nito na sinunog sa loob ng kotse sa Chaong, Quezon. Lumalabas din sa investigasyon na ang mastermind sa krimen ay ang mismong kliyente ni Mendoza na nakakulong sa New Bilibid Prison. Ang detalya sa report ni Mark Gabriel. Itinuturing ng case solved ng Philippine National Police ang kaso ng pagpatay kay dating Congressman Attorney Edgar Mendoza, driver na si Ruel Ruiz at bodyguard na si Nicanor Mendoza na sinunog pa sa loob ng sasakyan sa Chaong, Quezon. Ito ay matapos na maaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 5 sa mga pangunahing suspect sa krimen. Kabilang dito si Jael Fajardo, Catherine Fernandez, Madonna Palomar, Carlo Acuña, at si Erickson Balbastro na umano'y sumaksak at sumunog sa mga labi ng biktima. Patuloy namang tinutugis ang kasamahan ni Balbastro na si Rodel Mercado. Base sa imbisigasyon ng CIDG, ang mismong kliyente ni Atty. Mendoza na si Sherwin Sanchez na nakakulong sa New Bilibid Prison, ang mismong mastermind sa krimen. Nagawa niya raw ito sa tulong ng kapwa detainee na si Arthur Fajardo ng Fajardo Kidnapping Group na siyang kumontak sa mga hired killer. I understand there was a disagreement on the amount to be collected and also based on the revelations made by the witnesses and some of the suspects themselves in a confession, there was really no intention on the part of the suspects to pay the amount agreed by them. So instead of paying the amount amounting to millions of pesos, they just contracted hired gun. They contracted killers for the killing of Congressman Mendoza for the sum of 100,000 pesos. Nobyembre 8, nang papuntahin ng grupo si Atty. Mendoza sa bahay ni Fajardo sa Calamba, Laguna, kung saan sinabing ibibigay ang pera. Pero ang hindi alam ni Atty. Mendoza at ng 2 niyang kasamahan, nahulog na sila sa patibong ng grupo. Based on the revelations made by Mr. Balbastro, he admitted that initially, Congressman Mendoza with 2 companions upon arriving at the house of Ms. Jael Fajardo were drugged by the victims. They were given coffee with sleeping pills. Apparently, after the effects of the drug has worn off, they were stabbed and at the process also struck by a hard object in the heads causing their death. Nang patay na ang mga biktima, dito na sila isinakay sa kotse at dinala ni Balbastro at Mercado sa San Juan, Batangas bago dinala sa Chaong, Quezon kung saan sila sinilaban. Sir, ang unang nahuli si Christine followed by Madonna Palermo. Madonna Palermo was the one who served the drinks with the sleeping concoction. And then Carlos Acuña was the one who picked up Balbastro and Mercado from their hideout somewhere in Calamba City and brought them to the place. Sinampahan na ng 3 counts of murder sa Department of Justice ang 6 na suspect habang patuloy na tinutugis ang suspect na si Mercado at 2 pang jandos. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am 1 with 25.